Para nga pala kay FLM. Para sa'yo, FLM. Mostly yo. Para sa'yo lahat to. Huwag kang mag-alala. Patawarin mo nga pala ako. Sorry, no? Sa hindi ko pagsunod sa hinihiling mo doon kay Ninong David. Kanina, kahapon, tsaka kanina. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Panahon yung magsasabi noon kung talaga'y matatapos din naman to. Alam natin lahat yan. Yung sa akin lang na huwag kang mag-iisip na ako'y nagagalit. Wala na yun. Wala na yung galit. Pero yung hinihiling niyo po, ay hindi ko po yun, hindi ko sir magagawa. Na? Hindi ko maibibigay sa inyo. Wala po akong hinahangad ng kung ano. Wala ho akong ini-expect kahit na ano. Wala. Ni kahit maliit na bagay, wala. Bagkos, yung ginagawa ko na to sa inyo, nagawa ko na lahat, ay, hindi naman sa kanit, kasi ako yung nasisisi. Diba? Ako yung nasisisi. Kami ng ninong ko. Pero okay lang din yun, ha? Sa lahat. Wala po ako in-expect na kahit konti, ang sa akin na ay ginawa ko to para bayad utang sa inyo. Bayad utang na loob dyan sa inyo sa mga nagawa nyo sa bansa ng panahon ng pandemic. Panahon ng pangangailangan ni Presidente ng tulong para sa mga kabansa ko. Mahal na mahal ko yung bansa ko. Mahal na mahal ko yung kabansa ko. Lalo-lalo na yung mga poorest of the poor na mga nanghihingi ng tulong. Tuwang-tuwa ako sa mga ginagawa nyo at nagpapasalamat ako ng malaki para sa inyo. Kaya yung ginawa ko na yon ay wala po yung kapalit at wala po yung kabayaran. Hindi po ako naghahangad na kahit nga magpasalamat kayo sa akin, hindi po kayo ang dapat magpasalamat, kundi ho ako ay yung dapat magpasalamat o kami yung dapat magpasalamat sa inyo. Sorry man kung halimbawa ay nag-ano kayo, yung nag-iisip na parang kayo nasasaktan or tawag nitong nababahala sa lahat, no? Pero yun lang naman ang inihiling ko na sana eh may pagtanggol kita sa ganun na paraan. Kasi yun lang naman ang talagang dapat na paraan yung magagawa ko. Wala akong pera na maitutulong sa iyo. Wala akong pera, wala akong kapangyarihan na tumugon sa challenge ng mayaman challenge mo. Ang sa akin yung ginawa ko na lang ay yung makakaya ko, na alam kong kaya ko itong ginagawa ko dahil gawain ko na talagang ganito na ipagtanggol yung mga taong hindi niya kayang ipaglaban ang sarili niya. Yung ginawa ko para sa inyo ay ginawa ko rin to kay President Duterte noon na kahit na pumasok ako dun sa Magdalo, kila Trillanes, pinasok ko yung mga grupo nila para lang magawa ko yung kailangan ko at gusto ko makuha sa kanila. Ganon din ang ginawa ko para sa'yo. Dahil iniisip kita na isa ka rin master ko. Pero, may master talaga ako na dapat balikan at yun ang dapat kong gampanan this time. So, isa lang ang iniisip ko ngayon na huwag kayong mag-alala. Yung hinihiling ko na sana ay huwag mo na akong isipin. Hindi ko binibigyan na ang sarili ko na binibigyan ko ng importansya, no, na para magkaroon ka ng ano para sa akin. At hindi po ako maligalig, kundi ako po ay isa lang pong ordinaryong tao na ipinagtatanggol ko lang ang kakayahan ko na para maipagtanggol ko yung karapatan mo, no, karapatang pangtao, yung human rights mo na ikaw ay niyuyurakan ng iba, niyuyurakan nila. Binastos pati pamilya mo, binastos ang pagkatao mo, hindi na ginagalang, hindi nila nakikita ang ginagawa mo. Yun ang nakikita ko. Yung ginawa ko para sa'yo, yun yung kapalit at kabayaran sa lahat ng mga ginagawa mo para sa bansa ko. Para sa mga kabansa ko at para kay Pangulong Duterte, yun ang master ko. Huwag niyo na pong inisipin yun. Huwag na ho kayong magamba kung ano pa yung mga mangyayari next.
Ito na yung pinakahuli-huli. Kanina sinabi ko kay Nino na pakisabi kay FLM na hindi ako aakyat sa YouTube nyo. Hindi ako aakyat sa LS nyo, ayoko. Kanina naman nakiusap na naman siya ulit sa akin dahil pakiusap mo na makipagbati kami, magbati at mag-usap kami. Hindi ko rin ho gagawin yun. Tama na po yun, yung mga nangyayaring yun. Hindi ko na po kailangan dugtungan dahil alam ko madudugtungan ulit yun. Sana po ay maintindihan niyo po na yun ang prinsipyo ko. Kahit nasasabihin yung ma-pride ako, hindi po yun. Kasi nga, ang ginawa ko lang naman na to ay yung pagbabayad ko ng utang na loob. Utang na loob sa ginawa niyo para sa mga kabansa ko. Hindi man nila nagawa yun sa inyo na mag-thank you. Hindi man nagawa nila sa inyo na ipaglaban kayo. Dahil hindi nila alam kung paano gagawin yun. Kaya ako at kami ng anino ko, si Angel Mikael at si MJ, si Ninong, no, yung gumagawa ng paraan at yung iba pa. Pero sa parte ko, yung sasabihin ko, at si Sir Cesar, kami na mga nagsasama-sama, na nagtutulungan, kinaya ko ang lahat dahil sabi ko, ito naman po yung ginagawa ko. At yung mga pong mga language ko, yung mga lingwahe ko na ginagamit ko laban sa mga yumuyurak ng pagkatao mo. Yun po yung karapatan ko, yun po yung karapat dapat na lang lingwahe na ginagamit ko para sa kanila. Hindi po ako okay, nandito na ito tayo sa panahon na sa punto na ako po yung nagiging dahilan ng inyong pagkaantala. Hindi po yun. No, alam ko po yung sa side ko at sa part ko. Alam ko rin po kung ano po yung nangyayari, kaya po kayo naaantala dyan. Kung ako man yun ang nagiging dahilan, ang sinasabi ng mga vloggers nyo dyan na ako daw po yung nagiging dahilan, nang dahil doon po sa nagiging maangas ako, nang dahil doon sa mga otoridad na minumura ko, ay patawarin niyo po ako. Kung gano'n man yun, yung dahilan. Pero ako po'y magpapasalamat sa inyo at manghihingi po ng tawad kung ano man yung mga nangyayari. Kung ako may nasa libil ng nasa talampakan, okay lang po yun. Wala po problema sa akin yan. Dahil nga yun po lang po yung naiisip ko na gagamitin ko kontra sa mga yumuyurak ng pagkataon nyo. Wala pong problema sa akin. Kung wala mang magtatanggol para sa akin, hindi nyo man ako na kayang ipagtanggol dahil alam ko namang hindi nyo po kaya akong ipagtanggol. Sa kadahilanan na hindi nyo man po nakikita ang lahat, alam ko po yun. So ako po ay nagsasabi sa inyo na sana wag na po kayong mababahala para sa akin. Ganun lang yun. Kahit na ganito ako'y maligalig minsan, napakakulit ko rin. Pero alam ko naman po, may prinsipyo ho ako. At huwag niyo na pong intindihin yun. Wala ho akong ini-expect na kahit na ano. No? At yung future na iniisip ko ay yung sanang makalabas na kayo at maayos po yun yung pamilya niyo at yung kayo po, maayos yung sitwasyon sa buhay niyo. Yun lang ang iniintindi ko at iniisip ko paglabas niyo. Huwag niyo na akong isipin. Tama na ho yun. Tama na yung nagiging abala kayo, no? At nag-iisip kayo para sa akin at sa mga nangyayari. Tama na ho lahat yun. Nasabi ko na ang nasabi ko. Tinatanggap ko kung ano yung mga desisyon niya, pero hindi ho ako nag-i-expect ng ganoon. Ako nga yung, kami nga po yung dapat magpasalamat at may utang na loob sa mga ginagawa niyo sa kabansa namin na hindi namin na kayang gawin at na kayang gampanan. Yun. Ito lang ho ang makakaya kong gawin para sa inyo. So, huwag niyo akong intindihin. Kalimutan niyo ako kung pwede. Wala naman pong problema yun. Tatanggapin ko po. Ang importante, makalabas kayo ng maayos at maging okay ang lahat. Yun lang po. God bless. At ingat ho kayo. Ingatan niyo yung sarili niyo dahil may pamilyang naghihintay sa inyo at mga taong naghihintay. Kasama na rin ako. Pero huwag niyo na ako intindihin. Okay? Intindihin niyo po yung sarili niyo. Lagi kang magdadasal? Yun, kasi kami naman ay nagdadasal para sa inyo. Okay po? Yun lang po yung hinihiling ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Sobra-sobra. Maraming salamat sa ginawa mo para sa bansa natin at sa kabansa natin. Maraming salamat.